So my name is Joel De La Cruz. So yung business ko sa to is for computer selling and peripherals. So ang ikukwento ko today is for you to inspire yung paano lumago yung business namin. Yung pinakauna naming business, actually yung computer shop na rental nagsimula po habang nagtatrabaho kami. So concept yun ng kasama ko kanina, yung kaming magkaklase. So kami yung nag-put up noon. Habang nagtatrabaho dun sa Makati, so we are both IT kasi lahat kami magkakaibigan, IT, so nagtrabaho kami sa corporate. So sabi namin, may excess money naman tayo, so we try to put up a business. So nagtry kami, since linya nga namin yung sa computer, so naisipan namin mag-computer rentals or computer shop. So that's the story kung paano kami nakapagsimula into this kind of business. If you are starting a business kasi, dun ka sa yung alam mo na. What I mean is, kung ano yung skills na madali para sa'yo, para may apply mo dun sa business na papasukin mo. Like for example, kami, IT, so we are engaged with the computer. So, with regards on the business na pinasok namin, madali na lang sa amin kasi kabisado na namin siya. Time, actually, maganda naman ang kita nung computer rentals namin. So, siguro monthly, we can profit at around 30,000, no? So malaki yun sa isang employee na may part-time business, may business put up na maliit na business lang. So kumbaga additional income para sa amin yun. So sa 30,000 monthly, so malaki para sa amin yun. So magandang kita nun. If you recall, 2020, nagkaroon tayo ng mga lockdowns in sa pandemic natin. So, natenga kami. So, trabaho namin nawala, pati yung business namin nawala din, no. So, naisip namin, so paano tayo nito ngayon? Akala namin that time parang 2 to 3 months lang mawawala na siya. So, babalik na tayo ulit sa regular na habit natin or yung pinaka ginagawa talaga natin, normal na ginagawa natin. So habang tumatagal, so 2 to 3 months, sabi ko, hala, mukhang hindi na natin kakayanin na tumagal pa to. So nag-isip kami, it's starting with accident lang din naman. So sabi natin, kasi nakatenga tong mga computer natin, gawin na natin pera to kasi wala na tayong income eh. So binenta namin online, since magaling din naman kaming magbenta, kasi 12 hours naman, halos nakababad kami sa social media eh. So sabi natin, ibenta natin itong mga units natin kasi nakatenga lang 3 months na wala siyang profit. Nagbabayad pa tayo ng upa. So nung nagbenta kami, wow! In span of 5 days na ibenta namin yung 20 units namin. So doon kami nagkaroon ng kunting puhunan. Sabi ko, so anong gawin natin next dito? Kasi hindi rin natin magagalaw to eh. So nagkaroon kami ng idea na, let's try to focus on selling. So naghanap kami ng mga suppliers, since we are IT naman, so madali na sa amin para maghanap ng mga contacts. Nasa industry na kasi namin eh, so naghanap kami ng mga supplier kung sino yung mga nagbebenta ng mura, and kung sino yung nagbebenta ng mga brand na to. So nakita na, hinanap namin. So nagbenta kami, bumili kami ng padala-dalawa, start, palima-lima, sampu, hanggang sa okay yung kitaan. So yung kinikita namin, mas malaki dun sa kinikita namin dun sa computer rentals, and kahit pagsamahin pa yung sa trabaho, yung sweldo namin sa trabaho before. Yun. That's why sabi namin, okay, we have future dito sa business na to. So that's why we are focused, kasama ko yung mga classmates ko. So nag-focus kami into selling. So until now, so we are engaged into selling. And sa awa ng Diyos, continuous naman yung growth niya, maganda naman yung trajectory niya. And okay naman. Kumbaga maganda yung naging outcome niya in span of 3 years. Ilang years lang kayo sir nakapag-computer rental? Saglit lang. Mula pa 1 year eh. Tapos pandemic hits, wala na agad. So parang hindi pa kami naka-ROI talaga dun sa pinuhunan namin. So mga unit na binili namin sa renovation and everything, wala talaga. So siguro nag-operate lang kami sa around 6 to 7 months din. March, nag-hit na yung pandemic eh. So actually February pa lang, wala na halos kaming customer nun eh. So, yun yung start ng pag-close ng computer rentals namin. Pinaka-first bodega namin, we were starting kasi 2020. So, start ng pandemic.
So we have 4. So malilit lang siya actually kung ano lang mong possible na pwede naming ma-acquire, yun lang yung ginagawa namin. So this is, we are starting, so medyo makikita nyo ano lang. So may bubong lang and meron lang siyang konting tubing. So mabilisan lang, that's why talagang kailangan lang namin ng bodega kasi nga the business is growing that time eh. So kailangan lang talaga namin ng may stakan. So ito yung first namin. So pa spacing, so pagka-deliver sa amin around 7 days sometimes 60% na i-release na namin. So we need to restock again eh. So that's why. Anong computer parts to, sir? This CPU. One is ito mga casing namin. Casing. So ito yung mga casing computer namin. Case. Yeah, yeah. Okay. Mostly dito kasi nilagay namin yung mga hindi ganun ka vulnerable kapag mabasa naman siya or inuitan. Since out there nga po. So mga casing lang. The other part is yung mga monitor namin na sa kabilang bodega naman namin nilalagay. Yeah. Ang naging strategy namin since wala kaming resources that time. Okay. So kung anong available na nearby sa amin, kinukuha na namin sa storage para lang magkaroon kami nung stockan so, talaga. So inuupahan niyo to, sir, ganun? Yes. Ang iba, na-acquire ko na. Yung dalawa na-acquire ko, yung dalawa, we are still renting pa naman. So hopefully, sana ma-ibenta rin sa amin. Ito, medyo madilim. Hindi lang namin na... Ito po ay ano din, parts din ng computer. Ito din, sir, yung monitors. Ano nyo, also mga casing, mga power supply, different ma'am eh. Components siya ng computer kasi we are selling kasi mga components eh. So, kami nagbubuo, we acquired or we import yung mga parts by parts pa lang ng mga computers. So, makikita mo ito mga power supply, ABR, casing, mga headset, different eh. Everything. Pag sinabi mong sa computers, meron kami nun. The other one, ito naman extension. So ito naman, lupa din namin to. So, since wala pa naman siyang bahay, ginawa na namin stock room. Same lang din, hiwa-hiwalay lang talaga kasi since napakaliit lang din ang space namin. So we need to maximize kasi kung anong available na spaces namin eh. So we have our 40 square meter na lupa namin, ginawa namin siyang bodega for a while. So habang di pa siya ginagamit, hanggat di pa kami nakaka-acquire nung mas better na malaking bodega namin. So same lang, so we have door casing, and mga fan, accessories, headset, and other components ng mga computer din naman. Actually, we have also yung mga network, so if you are familiar with yung sa mga, ano, sa mga cable, yung mga fibers like sa PLDT, so we have din naman. Mga non-telco, mga modem, router, so we have, we imported and we are selling here sa Pilipinas. Galing China. Oh, so sa family owned naman to. So ginagamit ko yung half nito for business purposes. Alright, so sa kapatid ko to. Dito sa taas, we have yung mga monitors namin. So if you can, ano sana, let's go. Ito naman yung storage namin for mga monitors. Everything na monitors na inches, meron tayo rito. So we have different brand naman. So we are carrying yung mid level ng mga monitors. So ito kasi yung mga madaling ibenta sa market eh, yung hindi ganun kamahal. Right, so we have Envision, Viewpoint, YGT. So mapapansin nyo hanggang dun. Alright, so medyo masikip lang talaga. That's why medyo kailangan namin ng expansion. Pasensya na po. Kami hirap na hirap din maglabas ng mga stocks kapag may order. Opo. So, so this total size nito is 40 square meters. So lahat lang na nakalagay dito is 4 monitors, 1,000 pieces siguro. So, ilan, sir, gaano kadami in total yung nade-distribute yung computer parts, sir, in a month? Mahirap siyang ma-ano, ma'am eh. So, pag it's like other business, pag may malakas like December, so medyo maganda talaga yung selling namin. So, ang pinaka-target namin is yung online. So, pagdating sa online talaga, lahat ng customer namin is almost 90% online eh. So, we are, ano naman, with the girls on the online, medyo kilala ng konti, no? So, doon nang gagaling talaga yung bulk ng order sa amin. So, maganda-ganda.
Kumpara sa other stores, so medyo okay yung benta namin. yung pinaka actual, we can say siguro it's around 300, 400, mga like that. Mm-mm. Every month. So okay naman. Nakaka-buhay naman sa amin lahat. So ito, medyo mapapansin nyo, ano lang talaga siya. Dati kasi siyang iniwan lang din ng may-ari, so na-acquired namin. So nakita namin napakaganda nung opportunity kasi malapit lang dun sa old na store namin. So hindi na kami lalayo eh. Okay. ginarab ko na opportunity. So ito, mapapansin nyo, hanggang labas nalalagyan na namin kasi hindi pa namin nalalagyan yung sa taas eh. Actually, kapag nag-business ka talaga ng computer, you need to, if you are engaged with the wholesaler business, kailangan mo talaga ng warehouse eh. Malalaki siya, even ito kasi casing pa lang to. So, how much is this one? No? So, malalaki na ng mga sasakop niyang space. So, madilim lang siya ulit, ma'am. Ito ta. Still the same. Alright, so, we have also her mga monitor din na naka-stack pag hindi na kasya sa kabila. So, dito na namin siya nilalagay for stacking. So, ito naman yung pinaka-main namin showroom. So, ito lang. Yung some of the parts na binibenta namin, dito namin dinidisplay para pag pumunta yung mga customers namin. So, makikita na agad nila kung ano yung mga parts na. So, nagdi-display kami rito ng paisa-isa lang. So, everything na binibenta namin, dito nila makikita. So, pag marami ang kailangan nila, so we need to go into our warehouse to get yung mga products na kailangan nila. Actually, ito yung dati naming computer rental shop na unang business namin. So, na-transform lang namin siya into computer sales or computer shop talaga 2020. So, mapapansin nyo, ang pwesto nyo talaga, inano lang namin siya ng konti. Iniba lang namin. So, ito na rin kasi yung mismong lagay ng mga PC before na nung nagpaparenta pa kami ng mga computer. So, ngayon, na-transform namin siya into selling. For those interested dun sa business na to, so, almost everything we have, magmula sa computer monitor, mga ganito. So, different, we have different brand naman. So, we are carrying dun sa mga mid level ng mga monitors kasi siya yung pinaka in demand eh, mabilis fast moving in the market eh. So doon kami nagpo-focus. So for the brand, like example, we have yung Envision. So we have your T-Tech. Ilang brand, sir, ng monitor ang hawak niyo? So far we have 4 na naka-dealership program. So si Envision, si T-Tech, si YGT, yung mga ganun. So yeah, we have keyboard for those mga gustong mag-check ng mga items namin. So starting from 220 pesos up to 1200 pesos for the mechanical keyboard. Like for example, this keyboard is ito. Yung mga ganitong keyboard lang. So it's cost around 220 lang. With mouse na yun, ha? Diba? Napakamura niya. With mouse, yeah, yeah. For mga mechanical, so we have this one. Sa yeah. So for gamers. Yeah, for gamers, yeah. For, yeah. For mechanical, so let's have this sample. So mapapansin yung ganda. Yeah. You know, the price is only 650 pesos. Ay, naman, sir, kung hindi dito, magkano pong ito? Nakikita ko, si selling 800, 1,000, 900, mga ganun. We are dealers and the partner ng distributor kasi. Then, we have also other products or other parts na distributor kami mismo. Kami yung nagpapadala from China. So, we get those items na napakamura. So, nabibenta namin siya ng napakamura din sa market. So, that's why very fast moving. So, sa mga customers namin, gustong-gusto nila kasi napakamura nga nung binibenta namin. Yeah, this one, we have also yung mga headset natin. No? So, for RGB headset natin, so we have yung mga ganito.
So maganda yung quality actually. So we have in play. So it's cost around 250 pesos only. So 250 to 270 pesos. So umiilaw to, maganda, and yung sound quality niya napakaganda. Pag sa labas siguro sa retail, it's around 300 pataas yung bentahan siguro nila. And for the power supply naman, so we have different from, for example, mga mid-level natin. So we have this in-play, we have YGT, we have BTS. Now, if we go to the medyo branded ng konti, so we have yung mga Color Master and the mga Corsair, yung mga ganito natin. Actually, nag-display lang kami ng konti rito. Nasa bodega kasi yung stock talaga namin. So for the Corsair, right? Ah, sorry, for Color Master. Yung Corsair natin nasa likod yata. So yun, for yung kanina, naalala nyo yung inikot natin, yung mga casing, yung mga bodega natin. Actually, ito lang naman yung mga laman yan. Oo. Super dami lang. Yeah, super dami lang. So yung mga casing natin. Yeah. Actually, sa mga girl customers namin, yung mga pink build na ginagawa nila. So ito yung top casing na kinukuha nila. Top pick nila. So ito yun, yung mga casing na nandun kanina sa tatlong bodega natin. This is cooling naman for processor. So ginagamit siya for cooling pan dun sa processors natin. So yung mga high-end build actually, ginagamit to eh. Sa mga matataas na build ng mga customers namin. Yes. And for the motherboard, of course, so all brands naman meron kami. So for motherboard, ito yung Gigabyte. So we have also yung MSI. So we have a dealer for MSI. So we have also dealer for ASRock, BioStar. This is yung pinaka-best and top selling namin is BioStar actually. Medyo cheapest kasi in the market eh. So yun yung mga pinaka-fast moving namin. Other, yung mga other brand na medyo ano low-end, like ito, yung mga Honda, Servo. So, yun. Yun yung naman yung mga available for this showroom. And other, of course, yung mga GPU natin over there. So, for yung mga gustong magpa-build sa amin na gusto ng hardcore gaming, no? So kailangan nila ng GPU, so available din po sa amin yung mga GPU na to. We are also dealer for CCTV. So this year kasi we are partner with Dawa, so maybe next year, so we just katatapos lang nung meeting namin with HIC, so supposed to be madagdagan yung brand namin for HIC, so after resigning the contract. Parang hindi mo siya matawag na showroom talaga kasi nga nakatago na yung mga stock namin. Since we cannot afford yung malaking space para, di ba, mapapansin nyo sa ibang malalaking company na talagang maganda yung display nila. So sa amin kasi, pupunta tao dito, siguradong bibili na, may kukunin na agad. Kanakausap na namin siya online. So yun na lang yung nagiging transactions namin. That's why, sabi ko, sige, parang hindi naman na natin kailangan ng malaking space and mag-develop ng magandang showroom. Kasi parang nagiging concept kasi namin is parang 90% online na lang talaga. So for the laptop, so we have yung mga HP. We are also a partner with HP naman. So let's have example natin. So ito. So we have a sample brand. This is Intel i5 11th Gen. Right. Aso, sorry. Asus pala. Andun pala yung ano. Wow, mali. Asus. Yeah, sir, Asus. Partners kayo ngayon. Yeah. We are also a dealer din, partner dealer ni Asus. For the brands kasi, ma'am, pag nakikita naman nila na you are established naman na, and you have like 2 to 3 years in the market na. Okay. They are the one who approach na if you want to be the part of their company as a dealer, ganun. So to carry their brand, mga ganun. So madali lang naman. And of course, sa una, you need to buy cash from them. But later on naman, kapag na-establish mo na yung relationship and yung trust between customers and the dealers, sometimes you can have their credit naman na. So pwede ka na mag terms na tinatawag nila. We have HP and the Asus brand na kinikerry namin. But those are the top two brands lang naman na hinahanap ng customers so far sa amin eh. Ano ko na din, ito yung
finished products. So, let's have example, may mga customers kami na pumupunta dito. Kunyari, magpapabuild sila ng isang PC. Ito yung mga example ng mga design na pwede nilang mabili sa amin. But of course, we have a lot of design for the casing. So, yung nakita nyo kanina. So, pwede naman sila mag-select for their design. Then, habang nag-aantay sila, we can build. Ganun ka ganda. So, nakikita nila kung anong design na gusto nilang kalalabasan. Makakapili agad sila ng mga casing and parts na gusto nilang i-assemble. They, while they are waiting, pinagawa na namin. For building computers kasi, like, example, yung lalo nung pandemic, diba? So, sobrang in-demand nung mga computers for, of course, for homeschooling and work from home. So, yun, yung naging concept namin ng 2020, to build mga computers, binibenta namin online. So, kung anong specs na gusto nila, bibuild namin yun, and yun ang ibibigay namin sa kanila. So, mabilis. Actually, dinideliver lang namin online. Hindi kami magkakilala personally. I-inquire lang sila sa amin. Ibigay namin yung, ibibigay nila yung specs na gusto nila. Then, lalagyan namin ng price. Then, okay. Same day, nadideliver namin. Ganun kabilis yung transactions. Magkano po, sir, yung price ng ganong service? Actually, depende. To be honest, we are the lowest in the market compared into other kilalang mga store. Kasi kami, wala, as you can see, wala naman kaming masyadong binabayarang store, locations, or upa. Na, ano. So, ang brand new computer units namin nag-range from 6,000 up to 100,000. So, it's depend. Yung 100,000 naman, sobrang mataas naman na kasi yung mga specs noon. So, ang bumibili lang naman noon talagang super, super gamer and vlogger naman na eh. So, mostly, ang nabibili sa amin from 6,000 up to 20,000. Brand new computer with 1-year warranty na po yun. So, ganun ka ganda. Actually, yung mga customers namin dito, this is yung mga reseller din. So, sila yung mga nagbebenta online din. And kapag may customer sila, dito na sila kumukuha sa amin ng mga products. So, yun. So, effortless na para sa amin na mag-market ng todo pa since we have a lot of resellers din naman. On my experience nung time na nagbi-build pa ako, so siguro sa isang reseller, ma'am, kapag ang costing ng computers around 20,000, you can get around 1,500 into 2,500 na profit. Not bad kasi fast-moving siya eh. Mabilis siyang ibenta. So, in one day transactions, makabenta ka ng 2 to 3 computers, so you have 6,000 to 7,500 net sa isang reseller Yes, kung masipag ka magpo-post sa online. Nung pandemic, sir, nagulat ka ba na ito pala yung business yung nalalago? To be honest, hindi ko siya in-expect. Nung first 2 to 3 months namin na kumikita kami, masaya kasi lahat naman ng trabaho that time, tumigil ang mundo wala, as in wala talaga Nung time na yun, kami kumikita. So parang masaya lang ako na kumikita kami nun. Na kumbaga na itatawid namin yung for everyday. Then after 6 months na parang gumaganda siya ng gumaganda na up to hindi na namin kinakaya yung demand ng mga customers namin. So doon ako nagulat sa ang laki pala ng market nung computers that time. And nasabayan pa nung that time na nag declare which is yung work from home and yung online studies. So of course lahat ng mga estudyante, hindi naman lahat. So most of the student that time kailangan ng computers or gadgets for their online schooling Pagdating kasi sa mga resellers sa pakikipag-usap, madali lang kaming kausap. So let me have you an example. If you familiar with the dropshipping kasi, kunyari, reseller ko, matagal ko na siyang kasama, wala siyang puhunan, may customer siya. So kailangan niya ng unit para ma-deliver doon bago siya bayaran si OD. Kailangan niya muna madala yung unit doon. So since kasi kami naintindihan namin yung ganung concept. So sabi, sige kunin mo muna lang dito yung mga kailangan mong parts. Pag nagkabayad na yung mga customers mo, tsaka magbigay sa amin yung bayad. So siguro maybe yun yung naging masabi natin advantage namin doon sa iba. And of course, yung price. So as much as possible, we give competitive price talaga dun sa mga resellers namin. Kasi kung bibigyan mo sila ng mas mahal na presyo, since marami ng reseller yung ibang dealer So, mahirapan din silang ibenta.
for this business kasi ma'am, since we are selling mga mid-level ng mga computer parts eh, so yung mga masses talaga. So compare into the mall, so we are 50 to 40% cheaper yung units namin kumpara dun sa mga nakapwesto sa mall. Yes, since siguro because wala kaming binabayaran pwesto, since we are online transactions, so napapababa namin yung costing talaga. And yun yan, yung ang kadalasang pinaka-customers namin dito nung una, mga estudyante, yung mga nagwo-work from home na kailangan ng bagong computers. And right now, hopefully, we are engaged dun sa mga bidding naman. We starting na dun sa mga bidding. Nagbibid na kami sa mga company. Grabe, ma'am. Nung employee ako, I need to wake up 4 a.m. Sabi ko nga, nung mantra namin, nung magkakaibigan kami, nung employee kami, gigising, papasok ang gabi, uuwi ka rin gabi. So, yung travel. So, if you imagine, I'm from Bulacan. I need to go to work from Makati sa first company ko, which is, okay na ba i-mention? So, Mega World Corporations. So, I need to travel for 3 hours every morning and 3 hours every evening pag pa-uwi na. So, challenge. So, parang... Everyday, yeah. Yung stress level pagdating sa trabaho, siguro, yeah, stress din naman, pero yung commute talaga, hindi ko kinakaya yung sayang, yung 6 na oras mong nasasayang dun sa kalye kakabiyahe po. Tapos, at the same time, of course, yung time freedom. Sabi nga nila, the best na pwede mong makuha while you are working kasi yung time freedom talaga. Sabi nga, if you are employee, you are immortal dapat eh. Kahit bumabagyo man, pag hindi nag-cancel ng pasok yung company mo, kailangan mo pumasok, ma'am eh. I forget the name nung bagyo eh, nung first freshman year ko sa trabaho. Kasi siyempre, pag freshman ka, kailangan mong pabibo ka. So kapag may mga ganyang event, may mga bagyo, yung mga seniors natin hindi papasok, ikaw dapat papasok ka. So kailangan kong pumasok. Yung bus ko, halos na lilipad-lipad na ng hangin sa EDSA, pumapasok pa rin ako. So yung mga ganun. And of course, sometimes New Year, Christmas, naka-duty ka. So yung parang sabi ko, I can't imagine it, pag nagka-family na ako na Pasko, tapos New Year, naka-duty ko sa trabaho, parang... You know, yun talaga yung pinaka, hindi ko kaya yung ganitong setup. If you are employee, so yun, nag-try ako kahit na maliit na mga business lang, makapag-start man lang. Kailangan meron kang consistency. Consistent ka talaga. So, there are times nung nagsisimula ako na halos walang bumibili. So, kumbaga market lang ako ng market, post lang ako ng post. Halos wala siyang walang outcome with regards on the buyers. So, siguro sa iba, sabi nila, itigil na natin 'to. So, kasi nga walang outcome, eh. walang profit na dumadating. So, it's around 2 months siguro 'yun na talagang mahina yung business. But ako kasi yung taong parang pag nasimulan ko na may vision ako na kung ano yung gusto kong gawin, itutuloy ko talaga siya. So, hindi ako sumuko. Tinuloy-tuloy ko lang yung pagmamarket, pagpapasikat ng brand ko. And eventually, unti-unti naman, nakikilala, unti-unti, dumadami naman yung mga loyal customers namin. Until now, so, ito na. So, naging success naman yung pagtitiis ko doon nung time na tagtumal ang tawag nila. Yeah. Ito yung kasi yung hindi naiintindihan ng iba na... hindi business owner. So, yung mga puyat, right? So, sila tulog na sometimes ako, 1 a.m., 2 a.m., nagtatrabaho pa. Nagli-layout pa ako ng mga pwede kong i-post kinabukasan, yung mga ganun. Yung natutulog ka na, yung utak mo gising pa kung ano yung plano mo in the next day. So, tulog, sacrifices talaga yan. Go out. So, sometimes Sunday, yung mga ibang kaibigang classmates ko, nag-out of town na, ako nagtatrabaho pa. So, but I understand, sabi ko nga, in my mantra, so, ako yung pinaka-loneliest in the age of 30, but in the 50s naman, din naman ako babawi. Siguro, lahat naman to alam ng mga ibang nagsisimula, alam na sa mga online business, kasi pag alam mo naman yung online business, eh, iba kasi talaga yung dating sa iba niyan pag online business kayo. So, sobrang, we have a lot of friends na sobrang supportive sa akin. We have
a lot of friends din naman na, uy, ang ganda ng career mo sa IT industry ah. Bakit ka nag-online business or bakit ka nag-business na hindi naman sigurado kung talagang kikita ba ng todo. So, yun. So, parang sa akin, sige, hindi ko na lang sila pinapansin. So, parang a lot of rejection sa iba. Minsan, yung mga friends mo, kakilala mo, alam naman nila na ganito yung business mo. Dun pa sa iba bibili. But of course, it's normal. Sabi nga nila, if you are making business, if you are starting business, yung customers mo, hindi yung nakapaligid sa'yo. Yung mga taong malayo sa'yo at hindi kakilala. Yeah. And mas fulfilling yun, sir. Yes, yes. Sobrang fulfilling yun na yung taong hindi kakilala, yun pa yung unang nagtatrust sa'yo. In this journey kasi, ako lang mag-isa. Although I have my classmate, si Elmer. My best friend kasi si Elmer. So, siya yung laging kasakasama ko for all those planning, mga concept. Siyempre, iba pa rin kapag may may partners ka or other marami kayo, may ibang gagawa ng trabaho for the business. So, ito, mag-isa lang talaga ako. So, although I have my staff, we have 4 kasi rito, 5 kasama yung delivery namin. So, pagdating kasi sa planning and for ano kasi strategy, ako lang talaga. So far, nai-enjoy ko naman siya. Yung stress level, medyo, madali na, namamanage na. Unlike nung nag-uumpisa pa lang talaga. Right now, kung babalik ako nung struggling business owner pa ako, number one siguro talaga alamin mo yung target market mo. Focus kung sino yung magiging customers mo. Number one talaga yun eh. So, sila kasi yung talagang mag-uplift dun sa kung ano man yung business na gusto mong itayo. Right now, kung babalik ako nung struggling business owner pa ako, number one siguro talaga alamin mo yung target market mo eh. Focus kung sino yung magiging customers mo. Number one talaga yun eh. So, sila kasi yung talagang mag-uplift dun sa kung ano man yung business na gusto mong itayo. Siguro, pangalawa, yung strength and yung skills mo. So, kung ano yung alam mong mas madaling gawin para sa'yo, na i-manage mong business, siguro, yun yung number one na pwede mo munang pasukin. And lastly, siguro, starts from small talaga. Kapag nagsisimula kasi tayo sa business, hindi naman talaga lahat yan. Pagka nag-business ka, talagang mag-click yan or kumbaga mag-expand ng todo yan eh. There are some businesses na nag-fail din eh. So, maganda, you can start small. Doon kasi parang mahahasa ka pa paano siya i-manage step by step. If ever man, you have your losses or may failed business ka, maliit lang yung losses mo. Hindi naman may iwasan, everything business naman, may mga lugi naman tayong na-encounters eh. So, let's have example. There's time na, sa business kasi ng computers, ma'am, so nakadepende kami dun sa demand. So, sa demand kasi kung maraming stock, mababa yung presyo. Pag konti yung stocks, mahal yung presyo. Sometimes, nalulugi din kami dun, with regards on the pricing. So, pag nakuha ko siya sometimes ng mas mahal, tapos biglang bumaba yung pricing. Ayun, so, lugi na kami doon. Lugi na ako. Hindi mo naman pwedeng sabihin doon sa supplier mo or sa pinaka-factory na bumaba na kasi yung pricing. Paano yun? Nabili ko sa'yo ng mahal. No. So, once na nabili mo yan, so you need to shoulder if ever magkaroon man ng losses. And, so, kailangan kailangan mo rin ng strategy. So, tingin mo, kapag kaya mo siyang ibenta ng mas maganda, so you can get more stocks. So, tingin mong parang pababa na yung pricing, so ang strategy dyan, so get ka lang na muna ng sakto lang, na pambenta mo for good for 1 week, good for 3 days, mga ganun. Hindi naman siya bigla ang babagsak. No, not that kind naman. So, sometimes you have 15 to 30 days naman na biglang bagsak. And nakadepende din kami sa dollars. Yung payment kasi nila from import doon sa mga supplier namin is depend on the dollar. So they are paying dollars. So kapag mahal yung dollars, mahal yung binabayad nila sa pinaka headquarters. Right, for example, peso kasi
yung binibili namin sa kanila eh. So pagdating dun sa kanila, peso yung binabayad namin sa kanila. Pag sila naman bibili dun sa ibang bansa, sa headquarters, dollars na yung ibibili nila. So it, sometimes mas tumaas yung dollars yung palitan. So tataas talaga yung value ng products. Ganun yung nagiging challenge. May time din sir na parang ibabagsak presyo mo na talaga lahat. Yes, yes. If you are into business kasi may magkakaroon ka talaga ng strategy na, let's have example. You have items na nakatenga lang. So 6 months mo na siyang hindi na ibebenta dahil bumaba na eh. So instead na nakatenga lang siya diyan, ginagawa ko mas binebenta ko siya ng mas mura doon sa kung magkano yung puhunan noon. So para lang mabilis sa akin kasi nga ang pricing niya ngayon mas mababa na kasi nabili ko siya that time mahal pa. So kumbaga naiwan na siya sa akin, natenga na siya, sobrang layo na ng presyo nung nabili ko kaysa presyo ngayon sa market. So ginagawa ko hindi ko na tinitingnan kung magkano yung losses ko doon. Ang tinitingnan ko na lang paano ko siya magagawang pera para ma-divert ko siya into other items na fast moving, doon ko na lang babawiin yung losses ko. So binebenta ko siya ng palugi, okay lang palugi. So yung pera na pinagbentahan ko, ibibili ko siya ngayon ng mas magandang items na fast moving para mabawi ko yung losses ko. So ganun yung strategy na ginagawa ko. Yung benefits na nakukuha ko nung time na employee pa ako versus dito ngayon na nag-business na kami ng mga partners ko. Ang laki. I mean, maliban dun sa finances ha. So yung time. Kung before nga sabi ko nga, gumigising kami ng 4, nakaka-uwi kami ng bahay ng 10, ngayon gigising ako kung anytime na gusto ko. Kumbaga yung oras ko, ako yung nagkukontrol. Unlike nung nasa corporate pa ako na I need to wake up 4 para hindi malate, makipaghabulan ako sa MRT, pipila ako ng 30 to 1 hour minutes doon sa LRT. So ganun yung naging setup. And of course, sa finances, malaki. Yung sinusweldo ko, sabi nga ng mga kaibigan ko that time, why not you resign? Kasi yung trabaho mo that time, yan yung dream job nung mga kasama natin sa IT. Umbaga, opinion nila yun. Pero sa akin kasi, hindi ko nakikita yung sarili ko na 50 to 55 years pumapasok pa sa company. Bumibiyahe pa ng 3 hours every day back and forth. So, that's why I'm starting early to find another kumbaga pwedeng pagkakitaan na maging substitute doon sa pagiging employee namin. Pagdating naman sa finances, malaki yung kinikita ko doon sa corporate for the previous job, malayo nung nagbi-business na kami. Nakakatulong ako sa mga kapatid ko, sa mga ibang friends ko, yun. So nakakatulong ako. Anong start nung nag-business ako, no? So far in my 2 years, nakapundar naman na kami ng, I have my own house na. So dito sa kabilang village lang. So yun yung unang sinecure ko, sabi kasi advice ng mga kapatid ko, kasi sabi niya, kumuha na ng bahay for your own, para may security ka na din. So nakabili na ako ng bahay, tapos nakabili na rin ako nung dalawang sasakyan. So yun lang naman. Currently, yung ano namin, yung pinapatayo naming warehouse. So, supposed to be this year, matatapos na siya. Ang kagandahan kasi sa amin, ma'am, napapansin mo, kaya puro kami warehouse. Kasi nag-start kami, inaral kasi namin yung market no, nung pandemic. So, if you can see 2017, 2016, 2018, yung online concept ng business kasi like Shopee, Lazada, although nag-i-exist na, sikat na rin sila, pero yung trust nung mga consumers, hindi ganun ka 100%. So, hindi pa, baka scam yan, ganito yan, hindi legit yan. So, hindi pa sila ganun yung task level nila into online e-commerce na tinatawag. Now, nung pandemic kasi, nakita namin lahat walang magawa eh. So, kailangan nilang mag-online. Kailangan magpa-deliver ka nga lang ng bigas. Kailangan mong mag-online nung pandemic. So, nakita namin yung opportunity na pati si Lola ay nagbubook na ng online. So, sabi namin, wow. So, pag lahat ng tao magkaroon na ng access into online, into e-commerce, so, we have a lot of, kumbaga, target market yung consumers namin. So, nakita namin na halos 90% na sila na
nagtatrust dun sa e-commerce, yung halos lahat ng buyers namin nag-e-commerce na. So sabi namin, sa e-commerce tayo mag-focus kasi lahat naman sila ngayon trusted na sa e-commerce. Unlike before, ang hirap magbenta sa e-commerce, 2015, 2016, napakahirap nun. So ngayon, napakadali na lang. Pag sinabi nilang, we have website, we have Facebook page, and we have physical store, automatic na, trusted na nila yan. So kapag may mga, ano ka pa, may mga recommended ka pa ng mga ibang friends mo or nakabili sa'yo. So, yun. So, parang napakadali na lang sa amin kasi e-commerce yung naging concept ng trabaho namin. Also, we are engaged into Shopee in Lazada. So, makikita mo kanina may mga parcel kami sa labas. So, nagbebenta na kami sa Shopee in Lazada. On my views, ha, desktop pa din kasi it's much more cheaper. Maintenance and for the price ng unit itself and for the speed, desktop pa rin kasi, mami. Why? Sa laptop kasi once na masira, sometimes ang hirap niya na i-repair sometimes eh. So sometimes masira yung board, alos hindi na siya ma-repair ng buo, di ba? Or sometimes ma-repair man yan, napakalaki ng costing. Unlike sa desktop, napaka, kahit yung may-ari lang mismo mag-repair, nasira lang yung memory, tatanggalin niya lang yung memory, kakabit niya lang eh. So ganun ka easy to use yung desktop natin. And for the upgrades, napakadali niyang i-upgrades, ma'am. Kung every year, pwede ka mag-upgrades eh. So, sa laptop, hindi mo sa halos magawa. There's some other model units lang na pwede mong i-upgrade. Kadalasan sa laptop kasi, medyo ano na, built-in na. So, kung ano siya, nung nabili mo, yun na yun talaga siya. So, 90% or 95% nung nabibenta namin so far is desktop. For this business naman, ang main visions ko talaga, of course, lumago siya para mas malami, marami pa kaming matulungan. Yung mga, of course, yung family ko, and yung mga friends ko, and yung mga kasama ko nung nag-i-start ako, yung mga staff namin. So yun talaga yung pinaka-main vision ko, medyo lumaki siya, magkakaroon kami ng mga branches. Actually, this year, we have upcoming one branch na ongoing. So next month, mag-opening na kami. Right? So yun yung pinaka-main visions ko. Mag-expand lang din, mag-expand talaga. Yes, I can say, successful kasi pinatutulungan ako. Marami naman akong natutulungan. And of course, yung sarili ko din naman, natutulungan ko super. And ang the best kasi doon, para masabi mong naging success yung business mo, nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo eh. So far, we are enjoying. So although there are times na may stress, but most of the time, nag-i-enjoy talaga kami sa ginagawa namin. Kasi linya namin eh. So kumbaga, linya na namin, bonus pa, kumikita ka pa, naging business mo pa. Diba? So, alright, so doon sa mga gusto or aspiring small business na katulad ko na mga nagtatrabaho pa lang, no? Or so yung mga nagtatrabaho sa corporate na mga young entrepreneur na tinatawag natin, no? So ano lang, number one key talaga is know your skills, kung saan ka magaling, yun yung una mong pasukin. And of course, ang laging sabi din ng mentor ko before eh, consistency talaga. Ang pagiging key to success dun sa business is yung consistent ka sa ginagawa mo. Sa business kasi may time na matumal eh. So, kailangan mo lang maging consistent. So, sa lahat ng bagay na gagawin mo, business man or sa ibang bagay, consistent ka lang. For those who are interested dun sa computer business industry, no, so you can call us naman or you can contact us. So pwede mo kaming i-message dun sa page namin or dun sa numbers namin. So we can contact you for those opportunities. So sumagustong maging dealers or resellers namin. So we have programs naman para dun sa inyo. So actually kahit na sa maliit na puhunan lang, ma'am, yung tinatawag namin na dropshipping, they can start their own business eh. So hindi mo kailangan na maging malaki ang puhunan mo para sa ganitong business.
Ah, for the packages naman, ma'am, siguro kailangan lang nila alamin yung mga technical aspect kung paano mag-assemble, paano mag-troubleshoot ng mga computers. And for the packages naman, I can guide them naman for the pricing kasi. So, let's have example, wala silang puhunan. So, pwede naman sila mag-start nung tinatawag namin dropshipping. So, they can find their customers. Pag na-deal na nila, so we can deliver the items into the customers. So, ganun lang kasimple. Wala kang ilalabas na pera. You know, the dropshipping concept is like this one. Ikaw yung may buyer, so ipapasa mo sa amin. So, kung magkano presyo mo, yun na yun. So, kami na magdi-deliver. And yung pinagbentahan nun, yung pinaka tubo ng reseller namin, ibibigay na namin sa kanila. So, yun. So, parang wala kang ilalabas. All you need to do is just sipagan mo lang mag-market online. Yun. Para yun sa mga hindi ganun kalaki ang puhunan. But of course, for those who wanted to put up ang mga physical store naman, yung mga tindahan sa mall, so we can give a program as a dealer naman. So you can contact us naman for those kind of setup naman. Iba naman yun.